Ma'am Pamela, magandang hapon po. Opo. Ma'am, kailan po kayo huling sinaktan ni Mr. Senon Cruz na nasa US po ngayon? Pagpatro po yun ng hapon nangyari sa amin. Okay. Ano po yung inabot? Kayo po ay, ano ma'am? Buntis po ako, 4 na buwan. 4 na buwan? Apo. Okay. So, ano pong naging ugat ma'am? Bakit po kayo nasaktan ni Mr. Senon? Dahil po yan kasi sa isang tanong lang, nasabi ko sa kanya, bakit ako nirestrict ng pamilya mo sa social media? Which is, we're good kasi family nga po. So, for 14 years po kaming nagsama. Kasal ba kayo, Pamela? So, hindi po. Okay. So, ngayon, sabi ko sa kanya, ayusin mo. Bakit ako nirestrict ng pamilya mo? Sagot niya sa akin, ba't ko aayusin yan? So, doon po ako naghahanap ng maayos na sagot mula sa kanya. And then, nagtatalo na po kami hanggang sa nakakuha siya ng isang bote ng tubig. Binato niya sa harapan ko ng 2 beses. Pero hindi pa niya po ako hinahawakan para saktan. And then, nang himasok po yung kapatid niya, biglang dumating sa eksena ng pag-aaway namin. Ba't saan kayo nakatira nun? Bagong paggawa po yung bahay niya, doon po sa poder niya. Sino kasama niya sa bahay at that time, bukod sa kanya? Ako, 2 kong anak at siya. Yung 2 mong anak, anak mo sa kanya? Opo. Okay. Yung kapatid niya, pero naman, bigla nalang pumasok sa eksena yung kapatid. Nagulat din po ako, bigla siyang tumating doon. Nadidinig daw po niya kami na nagtatalo. Ba't saan ba nakatira yung kapatid niya? Sa ibang baryo po. Nasa kabilang baryo yung kapatid niya, nadinig yung pagtatalo niya? Di ko po alam eh. Pero narate Pamela, ilang beses niya ginawa sa iyo itong pananakal o pananakit sa iyo? Ito po ay second time po. Ang first is 2022. Hindi ko po yung pinaalam sa magulang ko. Dahil okay. Gusto ko ayoko may ma-involve sa amin dalawa lang. Nung bang sinakal ka niya, nagpa-blatter ka o nagpunta ka sa barangay? Dito na po sa pangalawang pananakit niya sa akin. Kaya kailan uli nangyari yung pananakit sa iyo? January 9 po. January 9. Opo. Okay. Okay. Si siyang father mo, si opo, Gilbert. Opo. Oh, Gilbert, ano bang masasabi mo tungkol sa yun po, nung umuwi po yung anak ko sa amin, tulala siya. Mm-hmm. Sabi ko, pata tayo sa barangay, ayusin natin yan. Nung mapag-usapan. Mm-hmm. Ngayon, nung nagpunta po kami sa sa barangay naman po namin, San Vicente, nasis po kami. So San Maria, Bulacan din yun? Opo. Okay, tinan-over po kami doon nga sa may binabis na barangay. At doon, nandun na po kami, mga alas 6, sinabot po kami, mga alas 7. Biglang dumating po yung kapatid na pa, at saka yung asawa niya, na sinabihan agad kami, so kayo pa ang mayroong karapatan na magpabarangay. Mga palamon nilang kayo. Tapos sinundan po agad nung asawa niya na kayo na mga gold digger kayo. Ngayon, sabi nung barangay po no doon at saka ni Konsyal Joshua, sabi niya gano'n, tama niya, ganyan. Ngayon, pumalik kami. Habang pumapanig po kami, hinahatid po kami ng mga masasakit na salita. Mahirap lang yan, maliit lang ang bahay yan, mga gold digger yan. Kinimkim po namin yon kasi naalala ko po yung anak ko, tulala siya eh. Nandun kami sa may lamesa habang nag-uusap kami doon sa pulungan ng barangay. Nagbibideo pa siya sa amin. Pero wala doon yung focus namin eh. Andito ako sa anak ko eh. Kaya sabi ko po kay Consuelo Joseph, kung maaaring nga po, dali mo mayroon isang expert dito para makita yung kalagayan ng anak ko dahil hindi po siya makapagsalita ng maayos dahil tulala. Dahil nga, nung sinakal siya, nuldul ng kanyang... Sir Gilbert, kailan nangyari lahat yan? January 9 lahat yan? January 9 po. Okay, after mangyari yan ng January 9, anong sumunod na pangyayari? Nung nasa barangay nga po kami, iniling po niya sa akin na magkausap kami sa bahay. Pinaalam okay. po niya ako sa barangay officials, pati okay. sa mga magulang ko. So bumalik kayo sa bahay niyo? Opo, nang hindi namin kasama ang mga bata para kami pong dalawa ay makapag-usap mabuti. Anong nangyari pagkatapos? Nagkausap po, pero pinaalam po niya sa akin na may pupuntang kaibigan para mag-inom sila. Okay. Magandang hapon po, Sir Senon. Hello po, magandang hapon po. Opo. Yes po. Senon, okay. Nandito si Pamela Onhoko na sinasabing sinakal mo daw siya noong January 9, correct? Teka, kailan ba nagpunta sa Amerika si Senon? Basta lang nagpunta sa Amerika. Senon, kinabukasan po. Kinabukasan. So ikaw, Senon, umalis nang hindi alam ni Pamela na ikaw ay aalis kinabukasan? Hindi na po niya. Hindi ko na po pinaalam na kinabukasan ako aalis. So pero alam mong aalis ka kinabukasan long before. So planado mong hindi ipaalam sa kanyang aalis ka? Hindi po, alam pero, po niya ang alis ko. Supposed to be January 16 kasama ang anak namin. So iniwan niya na anak niyo? Wala na po, wala sa akin po. Oh, Senon, ano bang plano mo? Anong plano mo sa mag-iina mo?
Iwan mo na sa Pilipinas, paparin dalawang anak nyo. Ang plano po kasi talaga, kasama ko po yung anak kong lalaki, tapos may iwan po sa kanya yung anak kong babae. Tapos, wala ang na. Nangyari po doon sa, apo, di, mayroon na nga po nangyari nung January 9, kagaya nga po nung sinabi niya. Ang nangyari po doon sa barangay sa Buenavista, barangay Buenavista, na pag ayos na po lahat eh, kasama nga po yung nandun na nga po yung mga witness na ano, diba, ng mga konsehal, tsaka ganyan. Witness? Ang usapan po namin doon, tutuloy si Pami doon sa bahay at mag-uusap kami. Tapos yung mga bata, dapat talaga kasama namin din sa bahay. Kaso, yung papa niya, nag-request na doon na lang daw muna yung mga bata sa bahay, sa kanila, sa halang, para daw makapag-usap kami. At susunduin na lang ng umaga. So, ayun na nga nangyari. Nagkausap na kami ng gabi. Nag-usap kami. Okay naman yung usapan namin eh. Kasi okay na nga eh. Ngayon, ng umaga, na susunduin ko na yung mga bata, hinatid ko muna si Pam doon sa bahay nila. Nung umaga, sabi niya sa akin, hindi daw siya sasama muna pabalik hanggang hindi nagsosorry yung kapatid kong babae. Kasi nga dahil doon sa nangyari nga doon sa barangay, di ba may sinabi daw sa kanila na hindi nila nagustuhan. Ngayon si Pami, ang gusto niya, sasama daw siya sa akin pagbalik kapag nagsorry yung kapatid kong babae. Dahil may mga nasabi nga daw na hindi maganda. Okay. Sabi niya hindi daw siya sasama muna sa akin bumalik kasi hanggang hindi nagsosorry yung kapatid kong babae . So ngayon pinuntahan ko yung kapatid kong babae doon sa eskwelahan ng anak niya. Sabi ko, "Jamie, kakapuntahan mo na si at humingi ka ng pasensya kasi kakapalis na kami, baka ako hindi na naman pasamahin si William, ganyan-ganyan kung ano na kung ano pang mangyari." Eh di ayun, nung kinahapunan, nung pumunta na si Jamie doon kasama yung ninang ko at saka isang konsehal sa Buenavista, konsehal ng barangay Buenavista. Okay, nagpunta sa kanila pero wala naman daw doon si Pame at ang nadatnan lang yung papa niya at yung mga anak ko. Pamela, as far as yung pananakit sa'yo, at si Senon ba nagbibigay ng support sa mga bata? Once lang po siya nagpadala. Simula nung umalis siya? Anong masasabi mo yung pag-alis niya na hindi man lang sinabi sa'yong aalis siya? Masakit sa akin kasi wala yung respeto. Pero sinasabi mo na alam mo nga aalis siya, hindi mo lang alam na ang pag-alis niya ay kinabukasan na. Opo. Okay. Doon sa pagkakaalam mong pag-alis niya, tama ba yung sinasabi niya dapat kasama niya yung isang bata? Dapat po, sa tamang petsa. Sa tamang petsa. Opo. So hindi muna yung unang pag-alis Opo. Niya. Okay. Anong balak mo ngayon dahil ikaw nga isinaktan ni Senon? Balak ko ba mag-file ng Bausi case? Kung yun po ang nararapat. So ginawa niya sa akin. Okay, so nung ikaw ay nagpa-blatter, nung mangyari yan, ikaw ba ay hindi mo naisip na pumunta sa pulis? Hindi po. Sa women's desk. Wala nagsabi sa'yo pwede ka pumunta sa women's desk o children's desk ng pulis para mapag-file ng Bausi case? Pumunta po ako doon para kumuha lang ng advice, okay. Opinion. O Senon, anong masasabi mo ngayon dito sa gustong mangyari ni Pamelang mag-file ng Bausi case laban sa'yo? Hindi po ba niya nakikwento kung bakit po siya nasaktan? Okay, meron siyang nasabi dito na tungkol doon sa pagkaka-restrict mo doon sa Facebook page? Yun ang sinasabi ko yun po. Yun ang pinag-umpisahan at yun ay kinagalit ni Senon sa'yo. Opo. O yun, Senon ang sinasabi niyang dahilan. Nagalit ka dahil umaangal siya na na-restrict siya sa Facebook page ng pamilya mo. Yun po yung initial na naging dahilan kung bakit parang dinabog ko yung tubig doon sa harapan niya. Ngayon ang nangyari po pagkatapos noon, siya po yung mahina yung hinahon niya eh. Na yung visa at saka passport namin ni William, pupunitin niya. Kinuha niya doon sa lamesa tapos pupunitin niya. So, yun ang sinasabi mong dahilan kaya mo siya sinaktan? Hindi ko naman siya intention talaga nasaktan. Hindi ko naman siya sinakal, hindi ko naman siya sinampal, hindi ko naman siya sinuntok, hindi ko naman siya inano. Pero may pananakit na nangyari. Inano ko lang siya sa batok eh. Hinawakan ko siya sa batok na ganun.
Okay, tapos? Para mapigilan ko siya sa mga kung ano-anong ano niya, baka kung ano pa yung madampot niya, baka maano pa. Okay, Sinon, ganito ha. Pamela, kung ikaw ay nagbabalak mag-file ng Bausi case of violence against women and children, kahit na si Sinon ay nasa Amerika, pwede mong i-file yon. Okay. At yung kaso ay tatakbo na kahit wala si Sinon dito sa Pilipinas. Okay po. Ato. Okay? Saan ba nakatira si Sinon sa Amerika? Portsmouth, Virginia. Ha? Sa Virginia po. Virginia. Opo. Pero yung address nung kapatid niya, alam mo? Opo. Dito rin? Opo. O sige, so ako ang suggestion ko kung talaga gusto mag-file ng Bausi case, pwede mong ipursue yung Bausi case na yon. Okay po. Okay, ngayon pag yan ay sumampa ng korte, maaari tayong makakuha ng warrant of arrest at meron siguro tayong makapunta sa DOJ para sa repatriation ni Sinon o deportation ni Sinon. Okay. Pabalik dito sa Pilipinas. Kung yan ay kasong yan ay pwedeng papasok na pwede siyang mapadeport. Okay. Okay? Opo. So Sinon ha, ganun ang gagawin namin dito para naman maproteksyonan o pangalagaan din ang makakuha ng hustisya si Pamela, no? Yes. Saan nangyari yun? Saan nangyari yung ano? Yung pananakit sa'yo? Doon po sa bahay niya. Saan ba yung bahay niya? Sa Buenavista po. Saan ba ang Buenavista na yan? Santa Maria din po. So, Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Opo, opo. So total, nangyari yan January 9? Opo, 4 ng hapon. O, so, kahit na February 20 na ngayon or 27, 28, pwede mo pa rin i-file yan. Hindi pa naman nagpre-prescribe yan. Opo. At saka yan, since Bausi case yan, hindi kailangan dumaan ng barangay, ha? Ah, okay. Diretso na yan. I'm sure advice na naman kayo ng tama. Sasamahan na lang kayo ng reporter namin para malalayan at yung reporter naman namin ay bibigyan kami ng status kung ano nangyayari. Okay? Okay po. Okay. Sinon, yun ang baling gagawin namin dito para na sa ganun ay mabigyan ng karapat dapat na aksyon yung pangyayari doon sa pananakit po. Sir, ha? Yung about din po sa child protection ko sa mga anak. Kasama na yun. Total, kung gusto pang kunan ng protection order yan, total si Sinon na nasa Amerika naman, kaya useless din yun. Idiretso mo na yung Bausi. Okay? Kasi baka kasi pag magfa-file ka ng PPO or TPO, magfa-file ka pa ng separate case for that eh. So mag-file ka na lang ng Bausi case. Opo. Sa Women's Desk para i-file kagad sa piskalya. Okay? Okay. At pag napalabas natin yung warrant of arrest niyan, ay baka mapadeport natin si Sinon using okay the ano ha, opo, opo, through the DOJ. Opo. Okay? Sige. Sige po. Salamat po. And as for Sinon, maraming salamat po, gayon din po kay Ma'am Jamie. Meron po ba kayong last message Sir Sinon sa inyong sa nanay po ng inyong mga anak? Wala naman. Siguro, I suggest you know, off-air, tawag mo na lang dito si Pamela para hindi ka magpa-problema, no? Mm-hmm. Okay? So, sige po. At maraming salamat din po kay Ma'am Jamie Cruz. Siya po yung kapatid na na-involve sa away po nila ni Sir Sinon. Maraming salamat po, Ma'am Jamie Cruz. Sige po, ma'am. Ganyan okay po ang gagawin natin. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay. Thank you po. Okay. Salamat sige po. Salamat.